Totoo at ang panghabang buhay ba ang hanap mong pagmamahal? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell upang panghabang buhay na pagmamahal. At kayo lamang ang kanyang mamahalin. So, lahat naman tayo ay nangangailangan na pagmamahal na panghabang buhay. Lahat tayo ay gusto na mahalin tayo habang buhay ng ating minamahal. Dahil ang sarap naman sa pakiramdam kung tayo lamang ang minamahal ng ating partner. Yung tipong kahit sino pa man ang lalapit sa kanya, sino pa man ang lalandi sa kanya, ngunit hinding-hindi niya tayo ipagpapalit kahit kanino. So dito, pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. And ayun, sobrang simple lang itong gawin, ang ritual na ating gagawin. So, dito is kailangan lang natin dito ng materialis upang magawa natin ang ritual na ito. So, sa materialis ay isang bagay lamang or isa lamang ang ating kakailanganin. Is kailangan lang natin dito ng isang apple. Kung maaari, kung meron kayong red apple, ay red apple lang inyong gamitin tulad nito. Pero kung wala, depende sa inyo kung red apple ba or green. So, yun ang ating gagamitin. At, ayun, kahit maliit or malaki, basta ito ay apple. So, ang apple kasi is isa ito sa napaka-epektibo sa mga ginagawa nating spell sa pag-ibig. So, nakikita nyo naman, ang hugis ng apple is hugis itong puso. So, apple lamang ang ating kakailanganin and kailangan din natin dito ng panulat. Kung maaari ay pulang panulat ang ating gamitin. Pero kung wala ay kahit anong kulay na lamang ang inyong gamitin. So, ayun. Kapag ready na itong dalawang ito, ang inyong gagawin ay simple lamang. Ngunit, bago umpisahan ang isang ritual, dapat ay nakapag-umpisa or wala kang ibang iniisip. Dapat ay ang iyong isipan ay dito lamang nakatuon sa iyong gagawing ritual. At kailangan na buo rin ang iyong tiwala na gustong-gusto mo itong gawin dahil alam mo sa iyong sarili na makakatulong ito para sa iyo. So, ganito ang ating gagawin. Sa apple, ay isulat mo dito ng dalawang beses yung pangalan at apelyido ni target. Isulat mo dito na paikot. So, pangalan niya, apelyido, isulat mo ng paikot. Dalawang beses po. So, dito, isulat mo dito, paikot siya. At sa baba, pangalan, apelyido at paikot. At make sure mo din pala na ang apple ay nahugasan mo ito bago mo ginawa. Dapat yung apple ay malinis. Dapat nahugasan mo na yung apple bago mo siyang ginawa ng ritual. So, ayun. Pagkatapos mong nahugasan yung apple again, isulatan mo ito ng pangalan ni target at apelyido ng dalawang beses. At ngayon, kapag
kapag nasulat mo na dito yung pangalan at apelyido ni target ng dalawang bases, ang gagawin mo ay hawakan mo lamang itong apple. Hawakan mo lamang ito at sabihin mo pangalan niya at apelyido ng pitong bases na sabihin mo at yung magic words. So, example, pangalan, apelyido ni target, tapos ang ating magic words na mamahalin mo ako habang buhay at maging tapat ka sa akin. So again, pangalan, apelyido, mamahalin mo ako habang buhay at magiging tapat ka sa akin. Itong bisis po yon na paulit-ulit. So, pagkatapos mong sabihin ang pitong bisis, yung pangalan niya at apelyido at yung magic words natin, dapat po ay galing sa iyong puso yung talagang ramdam mo ang iyong pagkasabi. Yung tipong taimtim para mabilis itong matupad. At pagkatapos mong sabihin yung pangalan niya at apelyido at yung magic words is, ang gagawin mo, kaya ako sinabi sa inyo na dapat hugasan ninyo na mabuti ang apple bago ninyo gawing ritual. Pagkatapos mong masambit yung pangalan, apelyido na pitong bisis at yung magic words is, kainin mo itong apple na ito. At habang kinakain mo ito, iniisip mo ang target mo. I-visualize mo siya sa iyong isipan ng mga positive. Yung tipong mga masasaya, yung tipong mag-i-imagine ka na ganun kayo kasaya, ganun yung mangyayari. Huwag kang mag-isip ng mga negative. Yung mga tipong may pag-aaway, dapat masaya lamang. Yung tipong nag-i-imagine ka na ganun yung mangyari sa inyo, ganun kayo kasaya habang magsasama kayo, ganun kayo kasaya na magmamahalan kayo, na ipaparamdam niya sa iyo gaano kanya kamahal. So, ganun yung mga isipin mo. Yung mga positive lang dapat. Huwag na huwag ka talagang mag-isip ng negative sa iyong target or sa iyong isipan. At gawin ito or pwede rin itong gawin sa ex kung gusto mong pabalikin ang iyong ex. Ganun lang din ang proseso. So sa pagsambit ng pangalan at yung healing, sabihin mo na lang, bumalik ka na sa akin at magmahalan tayo habang buhay. Ganun lang. Simple lang kapag sa inyong ex. So depende sa inyo kung ano yung kahilingan ninyo. So kung ano yung nasa puso ninyo, yun ang sundin ninyo. Dahil yan ang nagtutulak sa inyo upang tumalab ang ritual na inyong ginawa. So ayun, gawin ito ng Tuesday or Friday lamang or di kaya tulad ngayon ay nagkumpisa ng ating new moon, pwede kayong gumawa sa gabi. So ayun, salamat po sa inyo at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone, God bless us all.